see you in later. I have some papers to push for you. Hello, hello, dreamers! Woo! Magandang umaga po sa lahat. Tapos na po ako sa aking pag-aaral. So, nagluto po ako ng pork and chicken adobo. So, ginisa ko muna yung pork. Nauna siya para makuha ko yung mga taba. And I like it kasi magiging medyo crispy yung texture niya. Tapos itong nabili kong chicken. Kasi ang ginagawa ko, diba, nagluluto ako ng marami. Tapos nire-ref po lang, tapos nire-reheat po lang kapag nakakain ako. To save me time, kasi ako lang hindi naman mag-isa. And hindi din ako makapagluto ng konti kasi sayang sa effort, tsaka sa, di ba, mga hugasin and all, and mga ingredients, ganun. So yun siya. So, pinirito ko muna sila para makapag medyo crispy-crispy light. And then, yung ahos tsaka sibuyas. Yun, so once mapito ko na sila, aalisin ko ito yung pork. Kasi medyo makapal yung chicken. Puro kasi siya parang chicken thigh. So, I need na medyo maluto-luto yung sa loob ng chicken para di siya medyo hilaw-hilaw. So, ayan. Tinanggal ko na yung pork. Medyo may oil na siya kasi nakuha na yung taba sa pork. Tapos, kinat ko na lang yung chicken kasi talagang ano siya. It's very thick and hindi ko talaga siya maano na ma-sure na maluto siya ng buong buo sa loob. So, yan. Tapos dyan ko na nilagay. Ang cute tingnan, no? Dyan ko na sa harap nilagay. Sa gitna ko na nilagay yung garlic. And then we have onions. So habang pinipito yung ano, saves me time na niluluto yung garlic tsaka onion habang pinipito yung chicken. Ganon. So medyo marami-rami siya kasi parang isang half ng clove ng garlic. Tapos yung onion parang half din. Kasi konti lang binibili ko kasi nasisira, hindi naman ako nagluluto parate. So, yeah, to save me time kasi yun nga, mag-isa lang. And yun siya, yan, binalik ko na yung pork. Pagbalik ko sa pork, ganun medyo very minimal heat lang siya para hindi masunog yung ating garlic tsaka onions. So, yan, kasi kailangan mong kunin yung pork kanina para hindi siya maging tutong. Hindi siya ma-overcook. Eh, kailangan pa ng time para sa chicken para ma-fully cook siya. Ayan. So, my God. Gusto ko talaga yung medyo crispy-ish yung pork pag kinakain mo. Kasi manipis lang siya. Ayan, medyo paghaluin muna natin konti. Parang feeling chef tayo. Nahirapan ako kasi sa left side yung camera. Tapos yun, sa right side yung ano. Tapos hindi ko siya ma-coordinate kasi hindi naman ako magaling sa ganun, diba? Pagluluto and all. So, ayan. And, tingnan nyo. Maganda na siya tingnan. Simmer ko muna siya for a few minutes bago natin siya lagyan ng iba pang mga ingredients. So, ayan. Bilagyan ko siya ng butter. Dinaka ko yung butter ng roommate ko. Okay, maingay. Tapos, toyo. Konting toyo. So, may iba't ibang klase ng pagkaluto ng adobo. Pero ito siya. Gusto ko siya medyo darkish. Tapos, anong nilagay ko? Nakalimutan ko na. Parang ano ata yun, ah. Suka. Yun, tas medyo konting suka, tas toyo, and then black pepper. Kasi ito lang mga ingredients na meron dito sa kusina namin. Tsaka konting asin. Yan, sea salt yan siya. Depende na sa kung anong klaseng asin ang gusto ninyo. Pero gusto ko kasi yung ano siya, medyo oily na medyo maalat na matamis. Manamis-namis. Yun ang gusto ko na adobo for this time. May mga times naman na gusto ko yung dry, lalo na pag yung ginagamit natin is native chicken. Na masarap siya kapag ka too dry, tas puro walang masyadong oil. Tas medyo maitim-itim siya, diba? Yun ang masarap. Dry, tsaka konti lang sauce niya, pero parang puro toyo. Yan ang nice sa native chicken. Pero ito siya pork and chicken. Minsan din gusto ko din siyang ano, samahan ng ang tawag doon, chicken liver. Yan yung the best pag may chicken liver siya. So, ganun-ganun. Halo-halo muna para feeling chef tayo. May ganagugutom na ako. And, yan. Simmer lang natin siya para manuot yung sarap. Tapos, syempre,
alam nyo na, habang nagluluto, ang daming hugasin. So, habang nagsisimmer siya dun sa gilid, pinuhugasan ko lang din itong mga gamit. Ganito kasi yung buhay kapag may roommates ka, pang nakaano ka, yung you live in a house, pero yung room lang yung nirerentahan mo. So, you have to wash it right away para magamit nila yung space kapag ka sila naman yung magluluto. So, syempre ako, aray, Diyos ko, natabig yung camera. So, ako naman kasi, ano ko, girl, parang medyo tama rin. So, nagluluto ko ng marami. Tapos yun, nare-reheat ko na lang siya to save space and time. Kasi, di ba, medyo ano din tayo, tamad na nga, tapos nag-aaral pa, tapos naghanap pa ng work, and all. So, yun. So, nililinis-linis ko siya. Paminsan-minsan, medyo, ano din kasi ako, house girl. Paminsan-minsan lang din, parang tinotopak lang din. Basta malilis na siya. Ito na siya, oh my God! O, di ba, mangitim-ngitim. Medyo dark-ish siya. Dark soya sauce siya. And then, kasi sa Chinese, may light soya sauce sila. That's yung ano. Feeling ko mas masarap pag yung Chinese style na dark soya sauce. Kasi yung dark soya sauce ng Chinese, eh manamis-namis. Yan yung thick style na soya sauce nila. Tapos sa atin is light soya sauce. So ito na siya. Ito na yung finished product. Pero kinulang siya para sa akin ng egg. Pero tingnan nyo naman, di ba? Sakto-sakto yung pagkaluto. Yung medyo sunog-sunog part ng pork. Tapos may chicken. Oh my God. Kain tayo! Hello guys! Ayan! My God! My imperfect skin, ayan yun na. So, katatapos ko lang kumain at ipapakita ko lang sa inyo ang mga nabudol ko sa Value Village. Value Village is isa siyang malaking thrift store. Marami silang branches all over Toronto. So, marami ka talaga makikitang mga mamurahin. Kasi kadalasan ng mga gamit doon is na-donated by ano. Tapos, parang part sila ng Salvation Army. Parang ganon. So, let's start with... Oh my God! Ito siya. Ito niyo ba? Oh my God! Ano diba? Girly girly. This is... Ang brand niya is Shane. Shane. Sheen? This is just $8. Diba? Maganda. Ganun. So, $8 lang po. Pamain na lang. Charot. Tanggalin ko na yung ano niya. Mga nabudol natin. Oh my God. Ito na lang. Tapos, ito siya. Kasi, ito medyo mahal-mahal siya. Parang ano to, pang gym ko siya. So, I needed this for the gym kasi, di ba, kailangan nating mag-gym para maalis yung chan. So, this is $9.49. Kaya na din. Yung papunta ko doon, hinanap ko lang din kung saan yung medyo may, ano, may medyo mumurahin na medyo okay pa yung forma. I didn't really care about the brand. Kasi ngayon, kailangan ko lang siyang, ano, ito siya, may dalawang binili yung ganito. Ito yung isa. Itong isa naman, ewan kung kakakasya ba ito? Kasya naman. Ito siya. Ito naman is $5.49. $5 lang po. $5.49. Pero... Kala mo online seller. Tapos ito. Ito maganda siya. Oh my God. Mini skirt. Bading-bading. Baklaan ng show. O, oh, ayan, Divich. Pwede na ako mag-girly-girly. Ganyan. This is $6.99. $6 lang. Ang ganda-ganda pa. Ito naman pang auntie. Ito ay $4.99. Oh. Diba? Pero feeling ko ang ano niya, ang laki-laki niya para sa akin. Pero carry na.
Kaya na siya. $4.99. Ayan. Ano pa tayo ng mga ibang nabudol natin? Gusto ko itong ilabas kaso hindi nyo na makikita. $10 siya. Fitted sheet for queen size bed para may ano ako dyan, may pang extra. $10. Asan yun? $9.99 lang, di ba? May nag-email sa akin. Sana ba yun? May nag-email. Dito. Ito naman yung flat sheet niya. Yung cover ng fitted. Ito siya. It's another $10. Kasi pag bibili ka ng isang ano, medyo ano siya. Actually, isang set nasa $25. Tapos manipis. Manipis sa mga Walmart, ganun. Manipis siya. So, hindi din yung binili ko kasi parang naging isang set din siya. Isang ganun, tapos isang black din. Ang black naman, medyo mas mura. Kasi manipis lang din siya. Ito, $3 lang. $3. $3! Iba ding. Carry on. So, lalagyan ko ito ngayon, syempre. Need to wash it properly. Na yun lang ba nabili ko? Tapos, another fitted sheet. Ito naman, medyo ano yung kulay niya, oh. Ganito, ganito. Magkano ba ito? Ito na presyo mo, girl. Hoy! Wala siyang presyo. Feeling ko meron na yan pala. Ito naman siya, $6 lang. $6.49. Siyempre, okay naman magbili sa mga thrift store. Pero, isipin nyo din, of course, wag yung very personal. Like, ganito, pwede naman siyang malabhan. Pero yung mga underwears, feeling ko mahirap siya. Ito naman yung partner niya, $6.49 lang. So, may mga extra, ano ako, beddings, diba? Ganun. So, dapat every week nag-change para you would stay clean and healthy. Hindi ko pa nabili yung isang malaking bag, ano? Ito yung isa pa nabili ko, $10. $9.99. Chaneng! Diba, maganda. Hindi naman siya branded, pero anyway. Ito nagamitin ko pag manonood na kami ng... Kasi may ano kami, may schedule kami manood ng... Anong tawag dun? Ng Harry Potter. Kit-kit naman siya, tapos ganun. Maganda pa naman yung ano niya. Very clean and stylish and healthy. And cheek siya, pang girly girl. Wala kasi akong bag pang girly-girly, diba? In transition. So, ito. Ano pa ba nabili ko? Feeling ko hindi ko binili yung isang bag. Feeling ko binili ko. Hindi ko lang mahanap. May isang bag pa rin na medyo mas malaki-laki. Yun lang pala siya. So, talabhan muna natin siya. And then, my God. Mukha ko. Pagkawakan kasi dirty. Talabhan natin siya para maging malinis. So, mag-ayos muna ako. I'll see you later.